Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. I think we will have to leave you for a while. Just call us if you need anything, okay? Thank you po. Okay. Baka pwede na ako magpalit? Loy! Huli ka na, Narisa. Nagawa ko na. Akin ko lang po kayo kung meron pa po kami tanong. Wala naman pong injuries ang anak niyo, Mr. Cantada. Sila Adam at Lance Ledesma ho. Kamusta ho sila? Mga pasalang at scratches ang natamo nila. Pinayagan na rin silang umuwi ng mga doktor nila. Okay. Maraming salamat po, Doktor. Sige po, mauna na ako. Salamat. Hindi ako pwedeng may makipag-usap sa'yo. Mr. Ivan Sanchez! Ah, sir! Si Ivan! Taga rito po yun. Ayan, kumanan kayo dyan. Makikita niyo yung bahay niya. Bossing, huwag po kayo maniniwala dito. Ayan siya po si Ivan eh. Inibistigahan na namin ang nangyaring sulog sa isang bridal shop kanina. May nakita kami mga gasoline container doon at nandun ang fingerprints mo. Hindi naman ako nagbubuhat ng container eh. Baka naman may nagpe-frame up sa akin. Pinakita na namin ang ilang litrato doon sa may-ari ng shop. At positibo kanya itinuro. Ando ka doon sa shop niya bago nangyari ang sunog. Teka. Ikaw may gawa na sunog. Eh, muntik na mamatay si Aurora doon eh. Baka naman nagsisinungaling yung nagtuturo sa akin. Eh, ano to, ha? Jink! Saan to galing, ha? Saan to galing? Mr. Ivan Sanchez, you're under arrest. Sa kasong arson at attempted homicide. Sige, dapat lang ka manahimik. Ano man sabihin mo, ay maaaring gamitin laban sa'yo. Sige, tuloy nyo na yan. Sandali lang, baka naman nung pwede natin pag-usapan to, sir! Pag-usapan? Gigi! Ano? Buti nga sa'yo! Aurora. Adam. Okay ka na? Adam, maraming salamat, ha? Aurora. Nakpala ko kasi kanina wala lang darating. Akala ko mamamatay na ako. Akala ko hindi ko nang makikita yung pamilya ko, yung mga minamahal ko. Ligtas ka na. Adam, pareho kayong lumusong nilan sa sunog. Kahit alam mo delikado, nilagay niyo pa rin sa pangalib ang buhay niyo para sa akin. Pero hindi niyo naman na dapat ginawa yun eh. Paano kung may nangyaring masama sa inyo? Paano kung nasaktan ka? Walang mangyayari sa akin, okay? Pero hindi mo na dapat ginawa yun, Adam. Pwede pa kita pabayaan doon. Hindi. Hindi pwede, Aurora. Dahil ayokong masaktan ka. Hindi ko kayang na mawala ka sa buhay namin. Sa buhay ko. Adam, hindi dapat. I'm sorry. Okay lang. Nabigla lang tayo pareho. Masyado lang tayo nadala ng takot dahil sa sunog kanina. Hindi. Aurora. Adam, walang ibig sabihin yun. Wala. Thank you.
Tay! Tay! Ate! Tay! Oh. Hinuli raw ng mga polis si Ivan kanina. Ha? Bakit daw? Eh, siya raw yung pinipinta na gumawa ng sunog. Halika, anak. Makibalik na tayo. Sige po, halika, tayo. Lance, napapansin ko kanina ka patahimik, ha? May problema ka ba? Naisip ko lang kasi yung nangyari kanina. Huwag mo nang isipin yun. Ligtas naman ako eh. At dahil sa'yo yun. Hindi naman ako nagligtas sa'yo. Si Ada. Pero nandun ka din, Lance. Eh, sinugod mo nga rin yung bahay na nasusunog para sa'kin eh. Kaya isa ka rin sa nagligtas ng buhay ko. Akala ko kasi, mawawala ka sa akin. Lance, hindi. Hindi ako mawawala sa'yo. Don Arturo, may mga pulis ho. Anong problema? Tungkol po ba ito sa nangyaring sumo? May lead na ba kayo? Opo, nandito po kami para maghain ng warrant to pares. Para kanino? Kay Narisa Dimagiba po. Mami! Nagkakamali kayo. Imposible! Si Mrs. Dimagiba po ang itinuturo ni Ivan Sanchez. Nag-utos sa kanya para patayin si Aurora Cantada. Nagkakamali siya. Hindi po, Papa. Totoo po yung sinasabi ni Ivan. Tita, bakit ginawa niyo yun? Masyado kasi ako nagpadala sa galit ko sa'yo. Masyado mo kasi ako nalalamangan sa atensyon kay Papa. Sa mga plano ko. Yung mga plano niyong mali, Tita. Ngayon, alam ko na mali. Aurora, I'm sorry. Alam ko hindi sapat yun para patawarin mo ako, pero I'm sorry. I'm really sorry. Tama ho kayo, Ma'am Marisa. Hindi ho sapat ang sorry nyo. Dahil sa ginawa nyo, hindi lang ho ako muntik mapahamak. Si Lance, si Adam, at kahit si Lolo. Please forgive me, I'm sorry. Tama na, Tita. Alam nyo, madalas yung minamalit si Aurora dahil sa katayuan niya sa buhay. Pero alam nyo, pagkatabi niya siya, you're nothing. You deserve nothing. Least of all, Aurora's forgiveness. Papa. Narisa, inampun kita, binigyan ng magandang buhay, higit sa lahat, minahal, at inarato bilang tunay na anak. I'm sorry, Papa, please. Mapapatawarin niyo po ako. Anong ginagawa mo dyan? Wala. Papaisip lang. Oo nga pala, sabi ng lawyer ni Tita Narisa, hindi na daw kailangan ng trial dahil inamin niya naman yung kasalanan niya. So, diretso sentensya na lang. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nagawa ni Tita Narisa yun. Oo nga pala, Adam. Hindi pa pala ako nagpapasalamat sa'yo for saving Aurora. Hans, hindi naman kailan magpasalamat sa akin. Andun ka rin eh. I mean, you were trying to save her. Nauna ko lang siyang nahanap. But the point is, ikaw pa rin ang nauna. And you saved her life. Twice. And each time, you put your life on the line. Bakit mo nga ba ginagawa yun, Adam? Ba't mo sinusugal yung buhay mo para iligtas si Aurora lagi? Hans, ikaw din naman eh. Ginagawa mo rin yun. Oo, pero may dahilan ako kung bakit ko ginagawa yun. Dahil mahal ko si Aurora.
Ikaw, kuya. What's your excuse? Dahil mahal mo si Aurora? Oo. Mahal ko si Aurora. Matagal ko naman ang alam yun. Pero hindi pala ako sanay marinig yun out loud. Clance, I'm sorry. Pero paninindigan ko yung pangako ko sa'yo. Hindi ko aagawan si Aurora sa'yo. Wala namang magbabago. Iyong iyo pa rin si Aurora. Ikaw mahal niya. Hindi ko alam, Adam. Tulog ka na. Gabi na. O baka naman excited ka lang dahil sa honeymoon nyo, pupunta pa kayo sa ibang bansa. Anak, matagal akong nanahimik dahil ayokong guluhin ang isip mo. Pero sa nakikita ko, parang mas lalong gulong-gulo ka ngayon. Anak, bukas na ang kasal mo. Paglakad mo sa altar, wala nang atrasan. Kung meron mang pag-aalinlangan sa isip mo o sa puso mo, sabihin mo na bago mahuli ang lahat. Sigurado ka ba na gusto mong magpakasal kay Sir Lance? Opo, Tay. Hindi pa ako atras sa kasal dahil mahal ko si Lance. Nang buong buo, nang walang kahati sa puso, nagtapat ka nga sa akin. Mahal mo ba sa Sir Adam? Opo, Tay. Hindi pa rin ho pala nawawala yung nararamdaman ko para sa kanya. Tay, mahal ko pa rin ho si Adam. Magdesisyon ka, anak. Suriin mo ang sarili mo. Tingnan mo kung sino sa dalawa, kay Sir Lance at kay Sir Adam, ang mas matimbang sa puso mo. Sino sa dalawa ang inaakala mo mas magpapaligaya sa'yo? Kanino mo nakikita ang sarili mo? Na mahal na mahal ka, na walang ibang pinakita sa'yo kundi kabutihan. Pero bakit parang kinakabahan ka pa rin? Bakit parang nag-aalangan ka pa? Aurora, mahal mo si Lance, di ba? At yung nararamdaman mo para kay Adam, mawawala din yun. Mawawala din yun, Aurora. Kahit kunting liwanag ng pag-ibig, ang ikaw at sa pusong may ligaling, ang pag-asa'y aking nakita at ang ligaya'y nadarama. Kahit kunting liwanag ng pag-ibig, ang sa akin ay pahiwatig, o giliw ko kay ganda ng lahat.
kausap. Lance, may kailangan din ako sabihin sa'yo. Lance! Usap ng sarili na bago pa mahuli ang lahat. Kung ako lang masusunod, Aurora. Kung hawak ka lang ang damdamin mo, ang puso mo, hindi ako magdadalawang isip na magpakasal sa'yo. Kaya lang nararamdaman ko, hindi ko hawak ang puso mo. Masasabi mo rin bang mahal mo ako ng buong buo? At wala akong kahati. Matagal ko lang gusto ng tanungin sa'yo ito, Aurora, pero mahal na mahal kita kaya natatakot ako sa magiging sagot mo. Sa katotohanan. Pero ngayon, kailangan ko ng malaman. Aurora, mahal mo ba ang kapatid ko? Mahal mo ba si Adam? Sorry, Lance. Hindi ko naman sinasadya. Nangyari lang. Alam mo ba naman hindi mo sinasadya? Hindi mo naman talaga pwedeng piliin kung sino taong mamahalin mo. Lance, huwag mo namang isipin na hindi totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Nararamdaman ko para sa kapatid mo. Alam ko namang mali yun eh. At hindi dapat manaig ang damdamin ko para sa kanya, Lance. Dahil ikaw nang pinili ko. Aurora, alam mo kung anong mali. Ang talikuran mo kung ano totoo nararamdaman mo. Ayoko namang tumating yung araw na manghinayang ka. Dahil pinili mo yung taong mahal mo. Alam kung sino sa akin ni Adam ang talagang minamahal mo. Lance, bakit mo kailangan gawin ito? Aurora, dahil mahal kita. Nangigit pa sa sarili ko. Nangigit pa sa kaligayahan ko. Sa kinabukasan ko. Higit pa sa buhay ko. Lance! Nasa si Aurora? Hinalik ko na po sa kanila. Bakit ginawa mo to kay Aurora? Adam, dahil kailangan. Kailangan? Alam mo, Lance, kung wala ka parang balak na pakasalan si Aurora, akala ko nagbago ka na, Lance. But you know what? You never grew up. Ikaw pa rin yung selfish little boy na umiiwas sa responsibilidad niya. Nakakamali ka, Adam. Oo, umalis ako ng simbahan. O sinama ko si Aurora sa akin. Pero hindi ko tinatakbuhan ang mga responsibilidad ko. Kundi ang katotohanan. Baka hindi para sa akin si Aurora. Lance, kung dahil ito sa nararamdaman ko para kay Aurora... Dahil sa nararamdaman ni Aurora. Para sa'yo. Mahal ka ni Aurora, Adam.
And if you say I'm selfish, ano tatanggapin ko yun? Dahil selfish nga ako. Dahil alam mo, pag pakitisal ka mo ni Aurora, gusto ko akin lang siya. Gusto ko ako lang yung laman ng puso at isip niya. Gusto ko ako lang yung mahal niya. At wala nang iba. Lalo na ang sarili kong kapatid. Ano yan? Plane ticket. Kailangan mong umalis ng pag-isa, Aurora. Kailangan mong malaman kung sino talaga ang mahal mo. Pero siyempre, umaasa pa rin ako na kang pipiliin mo. Uy, kayong dalawa. Oh? Hindi pa ba kayo matutulog? Nagpapaantok lang po, Lola. Lolo, kung okay lang po sa inyo, aalis muna ako. Lalayo muna ako. Bakit? Lolo, kailangan kong makalimot na si Aurora. Kailangan mawala yung nararamdaman ko para sa kanya. Sa tingin mo ba, kung lalayo ka, makakalimutan mo nga siya? Sana po. Anong kumpanya? Who takes over from you as CEO? Ako po, Lolo. Lance. Sigurado ka ba? I mean, I know you hate the job. I don't know what. Hate is a strong word. And ayoko lang naman magtrabaho dahil hindi naman kailangan. Dahil andun ka. So this time, let me do all those things for you. Salamat. Lola, sana po hayaan niyo munang umalis si Adam. Ako po munang bahala sa pamilya at sa kumpanya. Pagbigyan naman po sana muna natin si Adam na hanapin kung ano talagang gusto niya. Kung ano talagang magpapaligaya sa kanya. Salamat, Lance. Ikaw pa. Brother. Lance, ako pa rin ang kumula mo, ha? Ginagawa mo dito? Sabi kasi ni Lance, gamitin ko na lang itong plane ticket para sana sa honeymoon. Bigay sa akin ni Lance yung isa pang ticket niya. Tulad ng lagi kong sinasabi, pagdating kay Lance, you never know what he's up to. Pwede ba naman magbagong isip mo? Hindi na, Adam. Hindi na magbabago ang isip ko. Ay labis ko nang ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo, ay labis ko nang ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa'yo. Congratulations, Lance, for acquiring the Hillcrest chain of hotels. I want to savor the moment. I love you, Mrs. Aurora Cantada de Vespa. Mahal na mahal din kita.
Mr. Adam Bebesma. Basta po yung unang trabaho niyo sa trabaho. Trabaho sa mga yambag. Patawad. Sasasasaan naman siya. Si Lance kasi bunsos. Bunsos siya. Kalaking gulo na naman yun kung mag... Oh, tara yun. Si Lance. Okay, okay, oh. Thank you. Bye-bye.